sa maghabong pagtatrabaho. Pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot, mga katropa. Ang Superman of Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anerize ka dahil sa tender juicy na jambo pa. At siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super na sa lasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo, mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na, baka maubusan ka, katropa. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At ay kinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Adyon na po tayo. Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayo Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate Jay! At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Pinaigting, pinalakas, ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano ba ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan, dito lang sa Millennial Online TV. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba imitin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date.
Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Now, Talakay! The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.3 billion. Revisahin, opinion, malawakin,
aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Ikaw ba'y nag-iisa? Malulungkot? Dahil iyon at ipinagpalit? Ngayon ko, maging minamahal. Kung ngayon, i-type sa iyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online harista ng bagong milenyo, si Randall Villalos. Araw ng tipang bata sa piling ni nanay, nais kong mauli ang awi ni nang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Haharamahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan ay nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. At pwede rin kayong makidulit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa rin iintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw, ikaw ang gusto kong Ikaw ba'y nag-iisa? Magandang gabi, hapon pa lang. Magandang hapon, Pilipinas. Ang oras sa Hudyat, alas 5.32 po ng hapon, Philippine Standard Time. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-16 na po ng buwan ng Oktubre, taong 2023. At siyempre po ngayon ay sasayin ang programang Tropa. At siyempre ako pa rin ang magiging kasama, mga kaibigan, mga katropa, mga kuya, ate, Rosel Lopez. At your service, pakicomment lang po, maganda ba ang ating background, Mr. Corexman. Pakibanggit na lang kung maganda ang ating background para naman malaman natin. Yan ay pinagpuyatan po ng ating IT. Ha? Kagabi po, pinagpuyatan ng IT natin yan. Talaga naman, makita nyo naman talaga, ilang oras niyang binuno yan, isipin nyo. Ganun pong kalupit ang ating IT. Ha? Wala naman tayong magagawa dahil siyempre, kinakailangang i-upgrade. No? Kaya
pinagpuyatan niya po yan. Actually po, busy-busy yung IT natin. Ay, kasama natin si Jello, pero ganun pa man, ginawa niya po rin yan ng paraan, no? Para naman kahit paano, magandang ang maging visual ng ating live streaming, no? At syempre, dito lang ngayon sa Millennial Online TV, news and updates, yan, makikita niyo dyan, news and updates po. Medyo pinalitan niya rin ang ating font, no? Nang ganon, ng news and updates. At mamaya nga, meron tayong itutungay sa inyo, mga kaibigan. Una, yung pong mga, yung nangyaring road rage, no? Diyan sa may area ng, kung di ako nagkakamali, Maynila siguro yun, kung di ako nagkakamali. Dahil po ang forma, yung pong isang L300, kung di ako nagkakamali, parang ginit-git po yung isang bikers, no? Nandun sa bike lane, ginit-git. At akala ko magpapakilala ang pulis, buti na lang, baka nag-isip. Pakilala niya ang pulis daw yung kanyang tsuhin. Wala naman daw problema, pero sabi ng bikers, yung bikers po kasi, pulis. Nga, mahinahon naman yung PNP natin, hindi naman haragan. At sabi lang sa kanya, bigyan nyo na space ang bike lane, no? Kasi nga, nag-git-git siya. Buti nga lang, maingat din yung nagbabike. Hindi siya tumumbaw, hindi siya nagalusan o nasugatan. Okay, so mga kaibigan, ha? Alas 5.35 na. At bukod dyan, itutungay din natin sa inyo yung pong short video ng ito ang Kongreso ngayon. Yan po yung tinampok po ng IBC 13. Alam ko, government station din yung IBC 13. Malaman natin, yung mga asa-asawa po kasi ng mga senador, may mga programa din na para sa sambayan ng Pilipino. Mamaya alamin natin yan. At hindi ko alam kung sinong pangulo nila ron. Hindi ko maalaman kung si Lina Belbilarica na may Kawayan Bulacan. Alamin natin mamaya. Okay, so mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre, welcome sa programang Tropa. Siyempre, dito lamang yan sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po, pag-araw ng Webes, yung ating online naranista. Abangan nyo. At siyempre, pag-araw po ng Linggo, yung ating mga agila sa bagong milenyo. At sa susunod po, yung ating mainstay na One Gun Pilipinas, ay mapapanood nyo na po yung mga live tutorial o etc. whatsoever. Susunod po yan. Itong Linggon to rin. Kaya po, lagi po kayong tumutok dito lamang sa Millennial Online TV News and Updates. At syempre, ang ating kasangga, kasama natin sa grupo ng ng Millennial Online TV News and Updates, ang ating pong katropa, walang iba kundi si Jello Truso. Alam nyo kapag busy yung ating IT na yan. Kaya marami po siya mga transaksyon. Pero this time, medyo mag-ano na yun kahit paano. Na medyo bibigyan ng focus itong ating Millennial Online TV News and Updates. Abangan nyo po yan, yung mga magbabago o mga pagbabago na mga nangyayari dito po sa Millennial Online TV News and Updates. Ayan, oo. At siguro, baka sa mga susunod, pati sa programming na. Abang-abangan nyo lang. Okay, sa mga kaibigan, alas 5.37 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Buti pa po ay huwag na nating patagalin, itunghay na po natin yung pong lagay ng panahon buhat po sa pag-asa. Siguro, mag-uulat sa atin yung ating isang katropa na weather specialist po na si Obet Badrina. Narito po. Magandang umaga po, simula na ng ating panibagong linggo at narito na ang tayan ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, October 16, 2023.
sa ating latest satellite images, mayroon ho isang low pressure area dito sa may bahagi, western section ho ng Central Luzon, at hulitong namataan mahigit 980 kilometers kanluran ng Central Luzon. Hindi naman ito inaasahan na makakaapekto sa ating bansa dahil yung movement ho nito mapunta dito sa may mainland Asia. No? Samantala, ngayon ho, ang umiiral ay ang tinatawag nating northeasterly surface wind flow. Ibig sabihin ito yung hangin nagmumula sa Hilagang Silangan dahil nga natapos na yung habagat at patungo na tayo sa panahon naman na tinatawag nating amihan. Sa ngayon, nasa tinatawag na transition period tayo. Makikita ho ninyo may mga kaulapan dito sa may bahagi ng Central Luzon at dito sa may Southern Luzon. Kaya ho, posible ho ngayong araw itong bahagi ng Palawan magiging maulap yung kalangitan na may chance ho na makalat-kalat ng mga pag-ulan. Nakikita din ho natin na posible sa may bahagi ng Calabarzon ngayong umaga ay may mga pag-ulang maranasan. Samantala, dito sa may extreme northern Luzon ay posible ho itong mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Yan ho isa sa mga karakteristik o katangian kapag nasa papunta na tayo sa panahon ng amihan, wala na ho masyadong mga pagkidlat o pagkulog o mga thunderstorms. Sa nalalabing bahagi naman ho ng ating bansa, Visayas, Mindanao at nalalabing bahagi ng Luzon, yun ho yung mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaring maranasan. At narito nga ang taya ng ating panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin na yung bahagi ng Palawan ay may malaking chance ng mga pag-ulan sa araw na ito dulot nga ng trough o extension ng low pressure area na nasa labas naman ng Philippine Air Responsibility. Sa nalalabing bahagi naman ho ng Luzon, makikita ho natin dito sa may extreme northern Luzon, yung bahagi ng Cagayan, Apayao at Isabela, posible ho makaranas at Batanes, ay posible makaranas ng pulupulong mahihinang pag-ulan habang may mga pagkinat pagkulog naman sa nalalabing bahagi ho ng Luzon. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag, nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 16 to 23, sa Metro Manila hanggang 31 degrees Celsius, hanggang 33 degrees Celsius naman sa Tuguegarao, sa Legazpi 24 to 32, sa bahagi ng Tagaytay nasa 22 to 29, sa Calayan Islands 25 to 30, habang sa Puerto Princesa 25 to 30 degrees Celsius. Dahil ho tayo sa Visayas at Mindanao, makikita ho natin dito sa may bahagi ng Visayas ay mga isolated rain showers and thunderstorms din ho yung mararanasan, gayon din sa malaking bahagi ng Mindanao sa araw na ito. Agot ang temperatura sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu ho, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman, hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, hanggang 32 degrees Celsius. At sa Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Mainam ho sa mga kababayan natin dito sa Visayas at Mindanao, magdala pa rin ng mga pananggalang sa ulan sa mga posibilidad nga ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi na hindi naman ho magtatagal, normally mga isa hanggang dalawang oras lamang. Wala rin tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin maaari ho magpumalaot o maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at maliit na mga bangka dito sa baybayin ng ating bansa, pero nagpapaalala pa rin tayo dito sa pag-asa kapag humi mga thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alon ng karagatan at biglang bumugso ho yung hangin, kaya iba yung pag-iingat pa rin ho ang ating kinakailangan. Narito naman tinasa ang panahon sa mga susunod na araw. Makikita ho natin dito sa Kamaynilaan, sa Baguio, Legazpi, Cebu at Davao, dito sa ating mga major cities hanggang araw ho ng Huwebes, inaasahan ho natin generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers at mga thunderstorms na nangyayari ho sa hapon hanggang sa gabi. Kaya po lagi ho tayong tumutok sa pag-asa, naglalabas ho tayo ng mga advisories para isabihin natin kung anong mga lugar posibleng magkaroon specifically no, ng mga pag-ulan, gaano katagal at gaano rin ho kalakas. Sa Metro Manila, yung agwat ng temperatura in the next 3 days ay mula 23 to 32. Sa Baguio, 16 to 24. Sa Legazpi, sa Bicol, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, nasa 25 to 33. Habang sa Metro Davao, 25 to 33 degrees Celsius. At wala nga ho tayong nakikita pa na anumang weather disturbance o maaring manging bagyo. Kaya posible po hanggang araw nga ng Huwebes, medyo maliit pa yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo dito sa ating sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ang araw natin ay sisikat mamayang 5:48 na umaga at lulubog, ganap na 5:36 ng gabi.
At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms para ho sa iba't ibang mga updates natin. Lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warnings at ganyan mga rainfall information. Maaari po tayong sundan sa ating X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating website pagasa.dsc.gov.ph. At live po na nag-uulat mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Have a blessed day po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa iyo kasamang Obet Badrina. At nagatid po yan sa atin sa oras na alas 5.43 po ng hapon, Philippine Standard Time. At pasensya na kayo, medyo nag-dead air tayo, no? Nag-blackout. And medyo may inayos lang tayo ng konti. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programang tropa. Talakayin, revisahin, opinion, palawakin, aksyonan, tropa. At siyempre ako pa rin ang inyong kasama, Rosel Lopez. At magandang hapon sa ating katropang si Christopher De Los Santos, si Kapitan Mapalad. Eh, kamusta ba? Ikaw ba yung nauwi na ng Marinduque? Pinatawag ka naman ni Mayor. Ba, pagbutihin mo, ha? Katropang Christopher. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. At tulad ng sinabi natin sa inyo kanina, aba, yung about po doon sa road rage, no, na nangyari. Ha, na ito po ang involved by isang bikers, no, nagkataon ng police, pero mahinahon naman, no. Eh kung hindi mahinahon ito, at siguro nakikita niya na rin yung mga nagba-viral, so kinausap naman niya, eh mas maangas pa abay yung pang nakagit-git sa kanya. Eh pinakamaganda mga kaibigan, panoorin niyo na po at kayo na bahalang humusga, magbigay ng inyong opinion na sana yung sa karsada, iwasan natin yung maniniria, mainit ang ulo, di ba? Para maiwasan yung mga hindi dapat mangyari, di ba? Tulad ng mga nangyayari noong nakakaraan, kung napapanood niyo sa social media, di ba? Meron diyan nung dating police, nanutok ng bikers, hanggang sa nakarating na nga sa Senado, di ba? So, ngayon sinasabi nung dating police, apektado na raw ang pamilya niya, eh siyempre, kasalanan mo eh, di ba? So, ganun lang yun. Kung tayo mahinahon, hindi mangyayari yung ganun. Kahit ma-upload man sa social media yan, makikita naman doon kung sino ang mali, kung sino ang tama, at kung sino ang mahinahon at hindi. So, makikita roon. Ngayon, sa ginawa mo, sa ginawa nila, eh sila may kasalanan. Huwag nila isisi na kayong nag-upload, yung pamilya niya, apektado na, nabubuli na, eh wala ko tayo magagawa roon. Kayo gumawa eh, di ba? Pero kung maganda yung ginawa niyo, aba, eh pupurihin kayo sa social media. Ganun lang yun. Tama ba yun? Kasamang Christopher De Los Santos? Okay mga kaibigan, 15 minutos na lamang bago sumapit ang ika-6 ng gabi. At ito, panoorin natin. Okay na ba magbigay ng inyong opinion? Ay! Ay! Good morning, ma'am. Bakit hindi kayo nag-iingat? Defensive driver. Defensive, ganito po. Bakit? Nakabigyo kami, sir. Hindi, wala naman po problema rin eh. Kaya ko rin po mag-iingat, sir eh. Opo, sir. Sir, yung pagdaan ko po ron, sir. Kahit makita po natin ang video, wala naman po problema eh. Wow! Ay, nako, sir. Bike lane, sir, oh. Gilid na gilid kami, sir, oh. Sir, yung pagdaan ko po, sir, hindi po kami po sa bike lane. Barinig kita sa mukha eh. Ay! Hindi po kami po sa bike lane. Ay! Ay! Ay!
Good morning, ma'am. Bakit hindi kayo nag-iingat? Bike clean. Ayan po, kasama ko, naka-video po. Alright. Alright, anong plate number nito? Alright, guys. Paano tayo ngayon? Alright. Ah. Alright. Ma'am, sir, mabuti na lang. Sir. Yung nasagin niyo is defensive driver. Sir, ganito po. Bakit? Nakabigyo kami, sir. Hindi, wala naman po problema rin eh. Kaya ko rin po matalito, sir eh. Opo, sir. Sir, yung pagdaan mo po ron, sir. Kahit makita po natin sa video, wala naman po problema eh. Uy! Iingi pa nga po ang pasensya sa inyo eh. Ay, nako sir. Bike lane sir, oh. Gilid na gilid kami sir, oh. Sir, yung pagdaan ko po sir, hindi po kami mismo sa bike lane. Ay! Hindi po kami mismo sa bike lane. Sir, hindi daw tayo sa bike lane, sir. Oh, sir. Grabe, sir, ha? Alright, guys. Oh, yan, guys. Yung ano, entry, guys. Ano po gagawin natin, sir? Ha? Ano po gagawin natin? Sir, ang payo ko lang, sir. Ako, sir. Opo. PNP ako, sir. Ay, sir, wala pong problema, sir. Sir. Wala pong problema. Ngayon, sir. Anong batch ka po? Ano ako, sir? 2008 po, sir. Kayo po, sir. 2008? Opo, sir. Kasi yung uncle ko, sir, 2003. Wala yan, sir, na problema, sir. Pinapalala ko lang, opo, sir. Pag bike lane, sir, bigyan nyo ng space ang mga bike lane. Sir, a road. Kitang kita kanina, sir, oh. Sabi ni sir, oh. Malito. Kapuan. Ay. Oh. Oh. Dito kami tumaan, sir. Ayan, shoutout po, sir. Ito lang payo namin, sir. Oh, gilid na gilid kami, sir. Mabuti na lang. Ayan, ma, defensive driver, ba, ano? Sir. Biker, sir. Opo, alam ko po yung biker team po ako, eh. Oo. Biker team po ako, sir. Bakit ano, sir? Ano ba kayo? Dumikit po kayo, sir? Ay, hindi po ako dumikit, sir. Pwede naman po, tignan natin yung video, sir. Ay! Tanggapin ko naman po talaga yung pagkakamali ito. Pero humihingi ko ng depensa sa'yo, sir, eh. Ay, na, sir, pita mo. Walang problema, ma'am. Oh, bakit po? Bakit po, ma'am? Bakit hindi pwede? Ma'am, biker, ma'am. As a vlogger po, ma'am. Para ano, bumira? Opo, ma'am. Bike, ano, ma'am? Hindi naman po, ma'am. Sige, walang problema. Opo, ma'am. Okay, tayo, sir. Anong ID po nyo, sir? Hindi, ito po, para magkakilalan tayong dalawa. Ayan, sir. Asan po ID mo, sir? Ayan po, yan ang ID nyo po, sir. Hindi, yung ID mo po, sir. Kailangan mo pala ako i-challenge, sir. Hindi, sir, para magkakilalan tayong dalawa. Okay, kailangan mo pala i-challenge, sir, no? Hindi, kailangan sir. Kailangan mo pala ako i-challenge, sir. Hindi, kailangan sir, para magkakilalan tayong dalawa, sir. Ito, pulisensya. Kayo na nga yung mayano, sir, no? Kayo na nga yung nakasabi, ha? Ayan po, sir. Kailangan po talaga ako, sir, no? Hindi po kita kina-challenge, sir. Para magkakilala na tayong dalawa. Kilala, sir. Bina-vlog mo kami, hindi kita kilala. Kaya nga, sir, magpakilala na po, sir. Ay, hindi. Mas para maging... Para transparent po tayo, sir. Ayan po, sir. So, sir, hindi ko po. Ayan po. Diga Sampaloc, Manila. Ayan, sir. Saan po yung ano, sir? Police po kayo, sir? Ay, hindi po. Hindi ako nagpapakala ng police, sir. Oo. Uncle ko po. Uncle nyo po, sir. Pero ako hindi ako nagpakala. Huwag na natin isali yung uncle nyo po, sir. Oo nga po. Ayan po. Ito, sir. Ito po. Diga Sampaloc, sir. Diga Sampaloc po, sir. Ito utan kami, sir. Bikutan. Ayan po, sir. Patingin nga yung ano mo, sir. Pwede ba yan ma-ano po, sir? Sir? Pwede po ba ma-picturean yan, sir? Sige, pipicturean ko rin yung ID. Sir, ito po. Ayan. Yung ID mo, sir. Saan po? Dito, sir. Dito, sir. Sige, sir. Pipicturean ko rin yung ID mo, sir. Sige. Sige, sir. Sir. Palitan tayo, sir. Palitan tayo. Wala tayong problema, sir. May driver license po ba kayo, sir? Ito nga po. Ito po. Driver license po to. Ito po. Sige. Bikers din ako, sir. Bikers din ako. Bikers pala kayo, sir. Bakit ano? Sir. Dumidikit po kayo sa bike. Ano pa ID, sir? Ayan nga. Sura niyo po. Ito po. Ayan po, guys. Alright. Ayan, sir. Nagawa po. Tulay. Ayan po. Ito po. Ayan. Ayun, sige sir, ingat po kayo. Sir, thank you. Okay lang. Basta ayaw nyo lang. May ano man po, may problema, sir. Kahit palitan po tayo contact lang, sir. Wala pong problema. Magka-problema sana, sir, kung hindi ako defensive driver, sir.
Ngayon sir, ingat lang talaga sir. Pag-bike lang sir, sobrang dikit na po ng ano, bike. Sir, oo nga po. Tatanggapin ko naman po yung pagkakamali sa tiga na lang po yung natin. Para alam ko rin po. Ganun na lang sir, listen learn na lang ha. Opo. Ma'am, ingat po kayo ha. Ingat po. Isipin driving lang ha. Opo, ganun din ikaw sir. Ingat ka rin po. Ha, pag-ingat na po. Oo, oh, sige, sige. Aba. Sir, may problema yung ano mo, pagkawa natin. Wala naman sir, ito lang. Wala naman. Ayun, so ayun mga kaibigan, kayo na bahalang magbigay ng iyong opinion kung sino po mali. Kitang-kita naman, no? Doon po sa video na mali po yung L300, no? At ayun, hindi na po natin nakuha yung pangalan nung nakagit-git doon sa bikers na miyembro po ng PNP. Buti na lang, eh malumanay. Nabukod sa pagiging PNP, ay vloggers din. Siya din vlogger. Okay, so talagang napapanahon ang mga vlogger ngayon, ano? Siyempre, lalo na yung mga news online TV. Ha? Yung mga nagiging trending ngayon, uso. Actually, oh, ako nga, minsan, hindi na ako nakakapanood ng TV. Hindi ko na napapanood ng TV. Puro cellphone na lang. Bakit? Eh, kumpleto na ho eh. Di ba? May kaibigan kang makakachat. Merong Facebook, may Messenger, may WhatsApp, may Telegram, may Viber. At bukod doon, makakapanood ko na rin ng mga balita. Yan ang balita, meron ding cooking na nagluluto sa Facebook. So marami na, kaya nga viral na ho ngayon na social media ang mga Facebook, no? Talagang kahit ang YouTube channel, marami na rin gumagawa ng YouTube channel at nagmo-monetize pa. Okay, so mga kaibigan, oras natin, alas 5, ha? 53 po ng hapon, Philippine Standard Time. At yun nga, sinabi ko sa inyo, abay, kayo na po bahalang magbigay ng ano doon, ng inyong opinion, no? At ngayon, mga kaibigan, huwag na nating patagalin, ay ilabas na natin yung pong ito ang Kongreso ngayon, na ito po ay hinango natin sa IBC 13, na yung mga ginagawa ng mga Senate spouses, na mga ginagawa nila, no, na para din sa kapakanan ng sambayanan. Narito po mga kaibigan, panoorin po natin. Magandang araw mga ka-house. Ang bilis ho ng panahon. Nasa last quarter na tayo ng 2023 at hindi magtatagal, mapapalitan na po ang ating kalendaryo. Kaya naman, abala pa rin ang ating mga mambabatas sa patuloy na mga public hearings. Sa proposed 2024 national budget sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At sa panahon ho ng ating social media, ginawa na pong accessible ang mga public hearings na ito. Kaya naman, kahit na ho estudyante kayo, housewife o manggagawa, may access na kayo na mapanood ang mga public hearings. Pareho po yan sa mga media accounts ng Senate at House of Representatives. Abangan sa ito ang Kongreso, may init na diskusyon. Mga programa at serbisyo ng Association of Women Legislators Foundation ibabahagi ni Representative Linabel Villarica. Sa ating man behind the scene, kilalanin si Committee Secretary Arthur Lawrence Asherto. At makakasama rin natin ang mga Senate Spouses in Action. Lahat na mga yan, dito lang sa ito ang Kongreso. Out of 316 members of the House of Representatives,
86 are empowered women legislators. Ang 86 na women lawmakers na to ang bumubuo sa Association of Women Legislators Foundation Incorporated. Alamin po natin kung ano ang layunin at mga programa na pinagsama-samang lakas at boses ng mga kababaihan na mambabatas ng House. Women as agents of change and the advancement of women in the society. Yan ang mga layuning nais isulong ng Women Legislators Foundation, Inc. or AWLFI. The Association of Women Legislators Foundation is a charitable organization composed of 86 lady legislators. It started in the 15th Congress. I also was the president before in the 17th Congress and again the 19th Congress. Sa pangunguna ni Representative Villarica bilang presidente at ni Representative Yeda Marie Romualdez ng Tingog Party List as chairman, ang AWLFI ay nagsusulong ng mga advokasya para sa mga bata at kababaihan. Isa na rito ang breast cancer awareness. Actually, this is a continuing project, the breast cancer prevention and awareness, not only for women na breast cancer, but for children also. And we have been going to the PGH, yung kanilang cancer pediatric department, where we give, aid for the children with cancer. Nagsasagawa ang Association of Women Legislators ng mga seminar para sa breast cancer awareness at libreng mammograms para sa mga kababaihang staff ng House of Representatives. At dahil ber months na, nag-uumapaw ang mga puso ng mga women lawmakers sa pagbibigay ng mga pamaskong handog at iba pang charities for a cause. May bazaar at garage sale for a cause na blockbuster bawat taon ayon kay Congresswoman Villarica. Every year during my presidency, yung garage sale, pamaskong handog, where we collect pre-loved items from congresswomen and congressmen also. This will be from December 6 and it will be held here in Congress. So dun sa North Wing Lobby, it's always a smash hit. It's always a blockbuster. Kasi everything is on sale. Siyempre, these are items that more or less giveaway items. Our Congress staff also have a chance to own a gown, to own a bag or a shoe, a pair of shoes for them. Ang ating mga women legislators ay abala rin sa pagsasagawa ng iba't ibang charitable events katulad ng art exhibits, musicals at stage play. Namamahagi rin ang asosasyon ng tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga fallen soldiers, calamity assistance sa mga biktima ng kalamidad, at sa iba't ibang institusyon gaya ng Philippine Tuberculosis Society, Philippine Breast Care Foundation, at PGH Pediatric Cancer Unit. At ang pinakamalaking proyekto ngayon ng Association of Women Legislators ay ang pagpapatayo ng isang facility for women and children sa National Center for Mental Health. That was during the 17th Congress when the mental health law was approved. And we have been supporting that. Lalo na nung when we see how it affected so many during the pandemic. You know, we went to the National Center for Mental Health. That was during the 17th Congress when I was the president then. And we saw that women and children were all housed in one. All patients, actually. And even male. So we thought that they should be segregated from the rest. Diba? And then our first thought was then to provide a playground. Pero ang playground kasi, not enough for the children. For this project, hindi lang naman itong project na ito, because we have already collected, we have funds already
but it's not enough for the National Center for Mental Health structure. We want to build a structure for women and children patients in the center. We look forward actually for the completion of that project, the big one that I'm saying, the National Center for Mental Health. It will be a building now for women and children protection unit. Salamat sa ating mga women legislators. Full support kami para sa inyong mga proyekto, para sa mga kababaihan at sa ating bayan. Sa aming pagbabalik, ihahatid namin ang ilang kaganapan ngayong linggong ito sa House of Representatives. Tumutok lang dito sa Ito ang Kongreso. Alam niyo ba na pwedeng mag-toss coin o mag-draw lot sa pagpili ng mananalong kandidato sakaling tabla ang kanilang mga boto sa halalan? Under Section 240 of the Omnibus Election Code, kapag nagresulta sa tie ang mga boto ng parehong kandidato, maaari silang mag-coin toss o magsagawa ng draw lots ang Board of Canvassers. Isang special public meeting ang sinasagawa sa pagitan ng BOC at mga nag-tie na kandidato para desisyonan nila kung ano ang gusto nilang gamiting pamamaraan, kung coin toss o draw lot. Toss coin ang nag-break ng tie noong 2013 sa mayoral race sa San Pedro Oriental, Mindoro, 2016 mayoral race sa Bukawe, Bulacan, 2019 mayoral race sa Araceli, Palawan. Best of three ang labanan sa coin toss. Walang mintis na pagbabalita. Inyong matututukan. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi intentional. Magandang balita para sa mga motorista. Dalawang minutong news updates. Ihahatid sa inyo buong maghapon. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Controversial na issue na involved di umano ang ilang mga opisyales ng Philippine National Police sa bilyong halaga ng Cebu cover-up. Yan ang isa sa mga may init na usapin sa House of Representatives na sisilipin po natin at marami pang ibang kaganapan sa Open House. Nitong October 9, 2023, isinagawa ng Committee on Dangerous Drugs sa pangunguna ni 2nd District Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang imbestigasyon hinggil sa pagkakansakot ng ilang opisyal ng Philippine National Police sa nangyaring vibe bust operation sa Tondo, Manila at sa probinsya ng Pampanga. Sa committee report House Resolution Number 495 na isinumite ni Representative Ace Barbers, aabot na ng 990 kilos ng droga na may halagang 6.7 billion pesos ang nasabat noong October 8, 2022 sa Tondo, Manila. For today, our main focus is to find out what else is needed to plug the remaining loopholes. This is a motu proprio hearing for transparency and accountability. We want to find out the circumstances surrounding the three very recent apprehensions, as embodied in House Resolution 1346, authored by Senior Deputy Speaker
Gonzales, and House Resolution 1351 authored by Representative Jeff Conghun, and we will thresh out the whys and hows our country continues to be the favorite destination of illegal drugs and who are the big personalities or even bigger entities behind this. Dagdag pa ng kongresista, masyadong malalim at malakihan na ang operasyon ng drugs sa buong bansa. From July 1, 2022, the very first day in the office or in office of our president, until today, we have a total drug haul of almost 4.4 tons of shabu and 3 tons of dried marijuana leaves, aside from other drugs that have also been seized. Do you agree, Pideya, sir, na base po dito sa mga result ng inyong operations, pwede ba natin sabihin na itong mga illegal drugs na pumapasok sa ating bansa ay dito talaga dumadaan? Kung hindi lahat, most of these illegal drugs dito po pumapasok sa Subic Bay Freeport Zone? No, Your Honor. Because there are also possibilities that there is a high incidence of drugs are being shipped into, like for example in Region 7, Cagayan de Oro. On August 26, 2023, the motor vehicle loaded with 200 kilograms of suspected shabu was reportedly abandoned at a parking lot of a supermarket in Barangay Mabiga, Mabalacat City, Pampanga. Wala po kayong idea or lead bakit inabandon yung sasakyan samantalang malaki pong halaga ng shabu at nandon? Mr. Chairman, according to the informant, no, the driver felt that he was being followed by law enforcement agency, so he decided to park the vehicle in the mall and he just abandoned it, just ran away. Allegedly, sinasabi po ng representative of Mabalacat City Police Station, walang report na nangyaring ganon. Mr. Chairman, to clarify, no, after 6 days, tinawag po sa amin yun sa NBI nung security officer ng supermarket. So, Mr. Chair, very clear na pala. Nag-report ang security personnel sa police station ng Mabalacat City on August 20, 2023. Unfortunately, siguro nakita po nung security personnel ng supermarket na walang ginagawa ang police station, then tumawag sila sa NBI. Then after that, doon pa lang nagkaroon ng operation, and siyempre as standard operating procedure, nag-coordinate ang NBI po sa Mabalacat City Police Station, kaya po nagkaroon ng joint operation and na-recover po nila yung abandoned vehicle loaded with 200 kilograms of shabu. Meron pong apat na pagkakataong dapat na disclose itong description and volume of goods subject of our investigation today. One is the bill of lading. Second is the derogatory report. Third is the warrant of seizure. And fourth is the inventory of seizure. Ang question ko po, yun po bang description and volume of goods in the bill of lading is consistent to the information in the derogatory report? Mr. Chair? Yes, Your Honor, all this information that we are requesting to be answered will be discussed thoroughly and extensively during our executive session. Hindi pa tapos ang laban kontra droga. Pero ito ang panawagan ng ating mga mambabatas. Magtulong-tulong ang lahat ng sektor, ang pamilya, ang komunidad, ang paaralan, ang kapulisan at ang lokal na pamahalaan upang manalo ang bayan sa drug war. Nang sa gayon, tuluyan maging isang drug-free country na ang Pilipinas.
sa aming pagbabalik, isang interesting na panayamang iyahatid namin sa inyo at makakasama rin natin ang mga kababaihan na malapit po sa puso ng ating mga sen. Stay glued, magbabalik ang Ito ang Kongreso. Alam niyo ba na si Haji Buto Abdul Baki ang kauna-unahang Muslim na naging senador? December 1915, iniappoint ni Governor General Francis Burton Harrison si Haji Buto Abdul Baki bilang kinatawan ng Mindanao at Sulu na kasama sa 12th Senatorial District. Si Haji Buti Baki ang nagpanukala ng pagtatayo ng Philippine Military Academy, Philippine Naval Academy, at ang compulsory military instruction sa mga eskwelahan at kolehiyo sa Pilipinas. Naging priority din niya ang pagkakaroon ng mas maraming eskwelahan, hospital, mga daan at tulay sa Mindanao at Sulu. At noong February 22, 1937, ini-appoint si Haji Buti ni President Manuel Quezon bilang miyembro ng Board of National Language bilang kinatawan ng Mindanao at Sulu. Kasi ayoko nang may naaape. Trabaho ko, tagapagpanggol ng mga inape, inabuso. Nakikipagsumbukan ko ulit. Matigas ka pa rin sa nakikita ko. Nagsisisi ka dahil nanguli ka. Okay, yung naisahan ka namin. Pag kayo po ipinabitag ang bawat kasamaan ay hangganan. Sa mga suki ho natin, Luzon, Visayas, Mindanao, free TV ho tayo, IBC TV 13. Sino ka man? Saan ka man? Equal rights at equal opportunities. Hangad ng gender and development. Ito ay programa ng gobyerno na naglalayong isulong ang kaunlaran at pagkakapantay-pantay anuman ang iyong kasarian at estado sa buhay. Ang gender and development ay para sa lahat at sa susunod na henerasyon. Kapartners sa buhay, misis ng tahanan at katuwang ni na Sen sa kanilang mga programa at adhikain, sila ang mga Senate Spouses. Led by Ms. Audrey Tan Zubiri, butihing may bahay ni Senate President Miguel Mig Zubiri, ang Senate Spouses Foundation ay naglunsad po ng iba't ibang mga programa na makakatulong sa ating mga kababayan. Panoorin ang panayam na ito kasama ang mga Senate Spouses. Bilang bahagi ng 107th anniversary ng Philippine Senate, naglunsad ang Senate Spouses Foundation ang proyekto ang Adopt a Barangay Nanay on the Move na ginanap sa Barangay 88 Pasay City. Ako po si Audrey Tan Zubiri, ang may bahay ng ating minamahal na Senate President na si Juan Miguel Zubiri, at ako po ang kasalukuyang tumatayong presidente ng Senate Spouses Foundation of the Philippines. On our Senate anniversary celebrations, October is the anniversary month of the Philippine Senate. And for the last several years, ang ating Senado ay nandito sa City ng Pasay. And since the City of Pasay is the host to the Philippine Senate, it is our tradition na every year, we give back to the city that has supported and hosted the Philippine Senate so graciously. And what we do that, yan ay ginagawa namin by sa aming programa na Adopt a Barangay. So, iba-iba po, pagminsa po nagkakaroon kami ng medical and dental mission. Sa pagminsa naman po, meron kaming feeding programs. At sa araw na ito po, ang napili po namin ay mamigay ng mga hygiene kits
hygiene and dental kits sa ating mga nanay dito sa Pasay City. Actually, as President of the Senate Spouses Foundation, nakakatuwa po at natutuwa ako dahil parang araw-araw, iba-iba yung mga challenges at iba-iba yung mga na-experience ko na mga activities. No? So there are days when I have the opportunity to go to different provinces to be able to see what's on the ground and to be able to give back to our brothers and sisters, whether in Luzon, Visayas, or Mindanao. There are other days when nandito po tayo sa city at ang mga kasama ko po ay mga bata at orphans. Pag minsan naman po ay mga lola. So talagang wala po tayong set days. At syempre, di lang po ang mga projects ang ginagawa natin. Syempre, kailangan po natin planuhin ang mga ito. Dahil po, meron po tayong project at least every quarter bukod sa mga relief operations na ginagawa natin regularly. So yan po ay pinaplano natin sa opisina. Dito, nagkaroon tayo ng pagkakataon na mas makilala pa ang mga Senate spouses katulad ni Congresswoman Lani Mercado Revilla. At malaman ang mga proyekto ng Senate Spouses Foundation. Every year, nag-host po tayo ng parang Christmas party para sa ating mga orphans mula sa Tahanang Mapagpala, Center 1 sa Caloocan. Ang orphanage po na ito ay itinayo po ng Senate Spouses Foundation many years ago. And so until now, we continue to keep in touch with the children who are there by hosting a Christmas party for them. Na ito po ay usually ang sponsor namin is SM. Dinadala po namin ang mga bata Christmas and November sa SM dahil nagsha-shopping po sila para sa kanilang mga basic needs and mga wish list nila sa SM. And then we take them for a little Christmas salo-salo sa Jollibee. And this has become a yearly tradition po. Pero beginning last year po, napag-isipan po namin na bakit palaging sa Manila lang, di ba, sa Luzon. So, in-expand na rin po namin ito. So, last year, nagkaroon po tayo ng Christmas in November sa Visayas. Pumunta po tayo sa Dumaguete and we were hosted by City Mall. At pumunta rin po tayo sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. And we were hosted by Robinson's Department Store. So, we were able to spread Christmas cheer to all these orphans all over. And nakakuha tayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Binibigyan na rin po nating pansin ang mental health ng ating mga kababayan. So last year po, nakapag-initiate po tayo ng partnership with the National Center for Mental Health Institute at nakagawa po tayo ng partnership to build a triage complex for the mental hospital in Mandaluyong. And so we're very excited about that partnership dahil yan po ay bago para sa ating Senate Spouses Foundation. So aside from yung mga na-mention natin kanina, natutuwa rin po kung ibalita na beginning this year, nakapag-institute na rin po tayo ng surgical missions for the Senate Spouses Foundation. Nakipag-partner po ang Senate Spouses Foundation Philippines with the World Surgical Foundation Philippines at nakapagdala po tayo ng 55 doctors, nurses, medtechs sa Bukidnon in Mindanao through the help of Cebu Pacific, where our surgeons were able to perform 200 major and minor operations po on our patients. Plus, together with the Bukidnon College of Medical Doctors, they were able to serve 800 patients po. So we were able to serve 1,000 patients over a course of 3 days. So very excited po kami with that. And I look forward to doing that again next year and bringing it to another part of the country. Ang Senate Spouses Foundation ay may layunin na maghatid ng tulong sa iba't ibang sektor ng lipunan. Always ready to give relief during disaster times. Kasi syempre, yan po ang core mission ng ating Senate Spouses Foundation. Na any emergency, we are always ready to help. Bilang asawa, ina, at president ng Senate Spouses Foundation, hands-on si Ms. Audrey Tan Zubiri nagampanan ang kanya mga responsibilidad. My ethics when it comes to giving back and service is very much influenced by my husband. Kasi syempre, si Migs and I have been together for about 21, 22 years. So syempre, hindi natin ma-avoid. So, talagang a great part of who I am is thanks to the influence of my very loving and dedicated husband who has really been a great example when it comes to tirelessly working to serve our country. Talagang I've never seen him complain. I've always seen him always ready to give back and always ready to give above and beyond bilang asawa po ng aking ni Migs Zubiri, ang ating Senate President. So I take great pride in
supporting my husband. So I do whatever I can to help him and to do whatever I can to support him in the office. Or sometimes ako po hindi punta sa iba-ibang mga events and commitments niya na hindi na niya mapuntahan dahil napakarami pong trabaho ng aking asawa. Binahagi ni Congresswoman Lani ang kanyang experience bilang miyembro ng Senate Spouses Foundation at ang kanyang inaasahan para sa future ng kanilang organisasyon. So far, it is nice to bond with my fellow spouses kasi kahit papaano bilang mga may bahay, hindi ibig sabihin lang nito ay taga-suporta lang kami ng mga asawa namin. May common advocacy din kami, be it education, be it health, be it family. Kami ay nagkakaisa sa programang yun. So, at least may camaraderie yung mga spouses. Pinasalamatan ni Senate Spouses Foundation President Audrey Tan Zubiri ang ating mga kababayan sa patuloy na suporta sa mga senador. At kasama ang assurance ng patuloy at walang pagod na pagtulong ng Senate Spouses Foundation para sa kapakanan ng mga kababayang Pilipino. So sa ating mga viewers sa araw na ito, maraming salamat sa inyong suporta sa ating mga senador. Makakaasa po kayo na ang ating mga senador po ay nagtatrabaho para sa ikabubuti ng ating bansa. At kami po sa Senate Spouses Foundation ay lagi nandito para magsuporta rin sa kanila at magbigay to give back to our country. So may God bless us all. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat sa Senate Spouses Foundation sa pangunguna po ni Ms. Audrey Tan Zubiri, gayon din ni Congresswoman Lani Mercado Revilla. Patunay po ang Senate Spouses Foundation sa kasabihan na behind every successful man is a wife. At gaya ng ating nabanggit kanina sa panimula ng ating programa, para ho sa isang functional at organisadong Senado, maliban ho sa mga sen natin, abay kailangan po yung iba pa mga key players natin working behind the scenes. At swerte tayo, may makakasama tayo doon sa mga sinasabi nating key players. We have today, Committee Secretary Arthur Lawrence Asherto ng Committee Support Service for Governance and Legal Concern. Ang haba ng pangalan ng tanggapan niyo. Ano po, sir? Okay. Ang unang tanong natin, Committee Sec, ano po ba talaga ang role ng inyong tanggapan? In a nutshell po, ang role namin is to assist and support the senators in their lawmaking process as well as other functions that they have, non-legislative functions like investigations. Oh, is that so? Yes, what about the other functions of the senators? For example, yung kanila bang mga proyekto na ginagawa, kayo po ba ay nabibigay din ng assistance doon? To a certain extent po, it depends upon the principal or the boss or the chairman. Halimbawa, tatanungin niyo sa mga constituents ganito-ganito, kaya hindi naman masagot ng mga staff niya yung legislative function na, sir, kumusta na po yung bill na ganito? Nandun po kami para i-inform sila yung progress ng ginagawa namin tungkol sa bills on the particular topics that we have. Mm-hmm. So, constituent plus legislative work po yung sometimes ang ginagawa po. I understand, sir. Iba-iba po ang mga komite na inyong nasasakupan sa inyong tanggapan. Can you tell us more about that? Yes, ma'am. As a whole, ho, in the Senate, we have 41 committees. These are standing committees or 10-man committees. Mm-hmm. But we also have 19 special committees or ad hoc committees. Tulad sa mga Marawi Project, yung mga joint committees, yung mga oversight committees. In our case, in our division or in our service, we have 21 committees. One of them is the committee that I'm handling right now, which is the committee on public order and dangerous drugs under the chairmanship of Chairperson Ronald De La Rosa. Gaano po kaimportante ang komite ninyo sa gawain ng ating mga senador? Medyo himayin lang po natin para maintindihan ang ating mga manonood. Basically po, ang jurisdiction ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs is about law and order, yung mga situation na ganyan. So, mainly ang mga ginagawa naming batas tungkol sa kapayapaan. Mm-hmm. So, specifically on the laws on the police personnel, BJMP, local governments. So, may konting halimbawa, drugs. Mm-hmm. Nagkaroon ng drugs na 6.8 billion controversial. We acted on that. Mga ganun po. So, peace and order usually ang function po namin.
again, medyo magtatanong, magiging mausgisa ako. Yes, ano po ba ngayon ang pinagkakaabalan ng Committee on Peace and Order? Ngayon po kasi ang pinagkakaabalan po namin yung allegedly may cult po sa Kapihan. Yes, mainit na balita yan. Yes, ma'am. In fact, we had cited 4 people in contempt who are basically now within the jurisdiction of the Senate. Nandyan po sila sa baba. Sila po kasi yung mga leaders ng grupo na ito na basically nagpo-form ng mga allegedly, yung nagpapakasal ng mga bata na supposedly hindi pwedeng kasal, mga 12 years old, mga ganon. So, we are trying to find out whether or not they might be violating the law. I wonder, sir, because you have a very crucial and important task in your committee. Kayo po ba, do you expect a very strict work ethics from your people? Yes, ma'am. Kailangan po maging work. But of course, hindi naman pwede masyadong stricto naman. Kasi dahil public service nga nire-render natin, bigyan natin ang publiko ng karampatang servisyo na kailangan nila. Hindi po pwede sa amin ang magkamali ng grabing pagkakamali. Kumbaga, ibabalanse po natin yung mga ano, yung mga tao po natin. Okay, on a personal note naman, yes, tatanungin ko lang po kayo, what is a typical day like in your life being the committee secretary of this office? We only have one word, ma'am. Busy. Yes, ma'am. Ganon, wala ba? May time pa ba kayo na to spend for yourself, with your family, to relax? Yes, ma'am, we can tend to spend time during the weekends, but sometimes kasi on call din kami, even on the Saturdays or Sundays, kahit na we're already with our family, sometimes tatawag yung senator, sometimes tatawag yung staff na, gusto ni sir magpa-meeting on Tuesday or on Wednesday. Of course, we have to do these things on a weekend so that we can send our invitations during that day. But I would like to ask you, a defining moment, have you had that? A defining moment that you say to yourself, I'd really like my job and I'd like to enjoy and keep on doing this? Yes, ma'am. The defining moment for me is every moment because I get the opportunity to meet lots of people. Mm-hmm. And for me, in doing this job, I really enjoy it. It's not just only loving your work, but also connecting with people, which is basically the main thing that you have to do in public service, to connect with people and give them what they deserve. Okay. Now, para naman po magsilbing inspirasyon sa ating mga kabataan na nanonood sa atin, if they are interested to work in the Senate, what do they need to do? What course do they need to take up? You know, mga tips lang po para sa kanila. Our number one po, kailangan qualified ka. When you say qualified, you must be, you know, not only a civil service passer, qualified in the sense that you must be equipped. Kasi hindi basta-basta yung work dito eh. It's not just other work na you can take it for granted. Anong kursong dapat nilang kunin? Kumbaga, yung mga tao po ninyo, under you, what fields on or profession are they into? As a matter of fact, varied courses po ng mga tao po dito. Mm-hmm. But the most practical course is any course related to law because this is a law-making body. Mm-hmm. So, mga ganung courses po or allied courses pertaining to law. And your parting message, sir, para sa ating mga kababayan na interesadong malaman ang trabaho ng maraming komite, yung mga sinasabi nating key players working behind the scenes, anong mensahe niyo sa kanila? Just give your best. Study what you're doing and love what you are doing so that what you can give is what you have and what you have, you can also give. Marami pong salamat sa pagsama niyo sa amin. At sa pagbabalik ng ito ang Kongreso, sisilipin natin ang iba pang mga kaganapan sa Senado sa pamamagitan ng ating segment na Open House. Pagkakaisa, pagtutulungan, at pagkilos tungo sa hangaring pag-unlad ng bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., makakamit ang bagong Pilipinas. Panoorin ang highlights ng mga naganap sa tanggapan ng punong ehekutibo sa Malacanang.
pagbisita sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Tuwing Linggo, alas 11 ng umaga sa IBC 13. Kaibigan, dinosaurs live on planet Jupiter. They aren't extinct. Also, the government is filled with robots and no one there is human. Lastly, vaccines against viruses are just needles with water in it. Oh, a lot of people are sharing it on the internet. So it must be true. Kaibigan, fake news lahat yan. Hindi pwedeng internet lang ang source mo ng information. Kailangan manggaling sa trusted sources like traditional media or newscast like IBC 13. Kaya paalala, don't fall for the title/clickbait. Read, assess, gather more info, then think before the information sinks. Fake news is no use here on IBC 13. Edukasyon ay isa sa mga mahalagang sandata ng isang bansa tungo sa pag-unlad. Kaya naman, isa yan sa mga palaging tinututukan sa Senado. Silipin natin yan sa Open House. Nitong Lunes, nagkaroon ng pagdinig ang Committee of Basic Education na sinamahan ng Committee on Finance sa pangunguna ni Senator Win Gatchalian. Present din sa hearing si 2nd District Representative of Cavite, Congresswoman Lani Mercado Revilla bilang sponsor ng apat na bills. So today we'll be hearing 5 measures, 4 on local bills and 1 on a national concern. Unang binigyang pansin ang House Bill number 8701 na pinangunahan ni Congresswoman Lani Mercado Revilla bilang sponsor ng panukala. I'm here to sponsor House Bill 8701, an act establishing a senior high school in Progressive Village 3, Bayanan, City of Bacoor, Province of Cavite, to be known as Progressive Senior High School and appropriating funds thereof. First and foremost, I thank you, Senator Gatchalian, for being instrumental in the passage of RA-11946, which seeks the establishment of Mariano Gomez National High School, which we officially opened on August 24, 2023. Hiningi naman ni Senador Win Gatchalian ang reaksyon o komento ni Regional Director Attorney Alberto E. Escobarte at representative ng DepEd Central Office tungkol sa nasabing panukala. As to the viability and desirability of these two schools, we comply with our minimum standards. In fact, these two schools, first the Progressive, has already an enrollment of 631. This will answer to its viability and desirability to serve in that catchment areas. There was already an administrative approval in the level of the regional director with the Dean R.D. Yusgado San Antonio before, where he issued an approval by way of an endorsement, which became the basis for the DBN to include the Progressive Senior High School in the GAA. Mr. Chair, the Central Office interposes no objections to the said measures. Of course, pending the validation of submitted documents and compliance with regulatory measures. The two measures have completed the requirements under DO number 40, series of 2014. We are approving the two measures and submitting it to plenary. Pangatlo naman sa pinag-usapan sa pagdinig, ang House Bill number 7315. This is House Bill number 7315, and the title is the Bayo National High School, San
Jose Abad Santos, Davao Occidental. I am here to sponsor House Bill 7315 entitled An Act Separating the Jose Abad Santos National High School Tabayon Extension in Barangay Tabayon, Municipality of Jose Abad Santos, Province of Davao Occidental National High School, converting it into an independent national high school to be known as the Tabayon National High and appropriating funds therefore. Mr. Chair, this representation would like to confirm our full support to the measure. House Bill number 7315, Deped 11, confirms that all documentary requirements and conditions were all complied with respect to Deped Order 40, Series of 2014. For the DBM, we also interpose no objection, subject to the comments of Deped. Plus, we would like to note that under the FY 2023 JA, the said school is also funded by 3.4 million for PS and 592,000 for MO. And they also have as well funding for 2024. House Bill number 8399, Sakbulan National High School. Once again, to be sponsored by Congressman Lanny Mercado. I'm here today to represent Congresswoman Jaisel Victoria CU, 2nd District Representative of Zamboanga del Sur, to sponsor her bill for today's meeting. The San Pablo National High School Sakbulan Extension has a considerable number of enrollees for secondary education every year. Its operation is entirely dependent from its mother school, San Pablo National High School. Bago matapos ang pagdinig, tinalakay ang Senate Bill 2457 kasama si Senator Joel Villanueva. Thank you, Mr. Chairman, and just would like to spread into the records our sincerest thanks and commendation to our chair for calling another hearing, keeps on calling hearings here in the Senate. Redefining the application of the mother tongue as medium of instruction from kinder to grade 3. Amending for the purpose of sections 4 and 5 of Republic Act number 10533, otherwise known as the Enhanced Basic Education Act of 2013. This is to put on record that the contents of Senate Bill 2457 were extensively discussed during the public hearing on proposed Senate Resolution number 5, House Bill number 6717, and the privileged speech on the observations on the implementation of the mother tongue based multilingual education program theory versus implementation that yours truly delivered on May 31, 2023. The public hearings were conducted last October 17, 2022, June 21, 2023, June 26, 2023, and June 3, 2023. Hence, with the permission of the committee, we hereby adopt the proceedings of the aforementioned public hearings as part of the records of Senate Bill number 2457. That's a motion, Mr. Chairman. I am seconding. Sa kabuuan, layunin ng mga panukalang pinag-usapan ang pagkakaroon ng epektibo, kalidad, at accessible na edukasyon para sa mga Pilipino. With that, we have completed all the five bills that are scheduled to be heard today, and once again we thank Congresswoman Lanny Mercado for sponsoring the bills, the four bills, even though the other two bills are not within her jurisdiction. But I thank Congressman Lanny for her gracious and willingness to sponsor this bill, and we thank the Majority Floor Leader for coming here and participating in this proceeding. So with that, thank you very much. This hearing is hereby adjourned. Alam niyo ba, October 16, 1916, sa bisa ng Jones Law na itatag ang Philippine legislator na pinubuo ng Senado at House of Representatives. Unang Martes ng October noong 1916, dalawang senador mula sa 12 senatorial district ang hinalal. Isa ay may termino na 6 na taon at isa naman ay para sa 3 taon. Sa mga sumunod na taon, ang 24-man Philippine Senate ay may representation na 2 senador sa bawat isa ng 12 senatorial district.
Ang mga senador mula sa 11 distrito ay inalal ng kanilang baluarte. Samantalang ang mga senador mula sa 12th Senatorial District, kung saan kasama ang Mindanao, Sulu, Mountain Province at Baguio City, ay appointed ng Governor General ng Pilipinas. Train Law, SIM Card Registration Law, Universal Health Law, AFP Modernization Act, Anti-Hospital Deposit Law, at marami pang ibang batas. Paano ito nagiging batas? Laws in Translation is for you. Ang paggawa ng batas ay nagsisimula sa mga binoto niyong congressman sa inyong lugar. Sila magpa-file ng bill sa Kongreso. Magkakaroon ng committee or public hearings para dito. Dadaan ito sa tatlong readings bago ipapasa sa Senado for concurrence. Pagdating sa Senado, magkakaroon din ng committee meetings ukol dito. Magkakaroon ng conference committee. Ang dalawang kapulungan, isusumite ang bill na pirmado ng Senate President at Speaker of the House sa Presidente ng Pilipinas. Maaaring aprubahan ng Presidente ang bill or i-veto o di-aprubahan. Now you know. That's Laws in Translation for you. Congress is not simply the work of a few people. Iyan ang napag-alaman natin sa ating mga nakapanayam ngayong araw na ito. Kaagapay po ni na Sen ang kanilang mga may bahay, ang mga Senate spouses sa pamamahagi ng mga programa na makakatulong at makapagpapaangat sa buhay ng mga ordinaryo nating mga Pilipino. At maliban sa pagbubuo ng mga batas, puso para sa serbisyo sa komunidad, ito po ang hinahatid ng mga women legislators. Mga ka-house, bahagi rin po kayo ng aming programa. Let us know your comments and suggestions by visiting IBC TV 13 social media platforms. Catherine Villar po ang inyong palaging nakakasama tuwing Linggo. At magkita-kita tayo muli sa susunod na episode ng Ito ang Kongreso. Remember, batas is life. Ayun, so yun mga kaibigan, napanood po natin yung pong Ito ang Kongreso. Yan ang hinango natin sa network na IBC 13. Kung saan makita nyo mga kaibigan, anong pagkakaiba ng Kongreso ngayon tsaka noon ay yung mga women's legislators natin ay maraming proyekto, maraming ginagawa, hindi katulad ng mga nakakarang administrasyon, no? Wala, no? Wala tayong nakikitang mga ganyan, no? Kundi ngayon, yung mismong asawa ng mga senador, meron silang binuong samahan, grupo na gumagawa ng isang proyekto na para sa mga Pilipino o para sa mga kababayan natin dito sa bansa. So noon walang ganyan eh. At least ngayon kita nyo, nakikita natin, no? Yung mga ginagawa nila, lalo na yung mga babaeng mambabatas natin na may mga proyekto rin, katulad ni yung presidente nila, si Congresswoman Dina Belbilyarica ng May Kawayan, Bulacan. Eh talaga naman pong makita nyo yung mga proyekto nila. So sana lahat laging ganyan hanggang sa mga susunod na administrasyon. Sana may ganyan talaga.
mapa-Senado, mapa-Kongreso, maging pa-LGU sana. Sana gayahin ng LGU yan, ano, mga local government, no, yung mga asawa ng mga councilor, asawa ng mga barangay chairman. Magbuo na isang grupo na halimbawa eh, barangay chairman's spouses or husband. Diba? So yung mga nakaupong barangay chairman na babae o yung mga asawa lalaki, bumuo ng grupo. Yun namang mga lalaking chairman, yung asawa nila mga babae, bumuo rin ng isang grupo. Sana gano'n, no? Kati yung mga councilors. Sana bumuo sila ng grupo na ganyan, katulad sa national. Para yun namang gagawin nilang proyekto sa LGU, eh para naman sa mga nasasakupan nila. Okay mga kaibigan, nasa 6:47 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At pansamantala mo ay yan muna ang ating itutungay ngayong araw. At muli tayo magbabalik na lang bukas sa ating Tuesday edition ng programang Tropa. Pero bago tayo tuloy magpaalam at magpaalam sa ating programa ngayong araw, ay maraming salamat kina Christopher De Los Santos ng QC. At ganyan din yung katropa natin si Tomas Miguel Lago, no? Buhat pa sa Calapan, sa Mindoro Oriental. Magandang gabi sa iyo, Brother Tommy. Brother Tom, no? At siyempre po, sinaparing bayan Jugrades ng Bulacan, Santa Maria, at baka ngayon ay nasa destino na yan, either Region 1. Nasaan ka ba ngayon, paring bayan? At yan din si De Los Santos, si Christopher Nabati, na good day daw, sabi niya. Ayan, at siyempre si Bayani Jugrades, si naman Marilyn Lagura ng community organization, si Chef Marilyn Lagura. At gayon din sina, sino pa ba? Ang grupo po ng One Gun Pilipinas. Wala akong nakita ngayon nanood ng taga One Gun Pilipinas, ha. Baka busy. Kahit si Corex man, hindi nag-watching eh. Okay mga kaibigan, muli po ay pasamantala magpapala muna yung lingkod dito sa ating programang Tropa. At magbabalik po tayo sa araw ng bukas para po sa ating Tuesday edition ng programa nating Tropa. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iluman at ibinagpalit? Ako, maging minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Merengyang Online TV. Dahil nasa Merengyang Online TV na ang online harista ng Bago Mereng, si Randall Villanos. Araw ng di pang bata sabihin ni nanay, nais kong mauli ang awi ni nang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain, walk on through the rain, though your dreams be tossed and though haharanahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda.
pwede rin kayong makiduwit kay Randall tuwing Webes ng hapon. Ano pa inihintay niyo mga kamilya niyo? Tawag na! Mga millennials, marunong na ba kayong magluto ng mga masasarap at swak sa budget na mga pagkain? Abay, huwag puro lang kayong Axie at ML at puro pagkakalikot lang ng cellphone. Dapat marunong ka rin sa gawaing bahay at tulungan ang inyong mga mamsi. Kaya tara na, samahan natin ang kusinera ng bagong milenyo, si Ate J. At tuturuan tayong magluto ng mga masasarap na ulam para sa ating mga hapagkainan at swak pa sa budget. Ika nga, a delicious food on a proper price. Tara na, mga katropa! I-type lang sa inyong mga cellphone, sa inyong mga Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Subscribe to the Constitution
and the Eagles Magna Carta of the Philippine Eagles, and aware of my responsibility to my God and country, to hereby pledge to promote and defend at all times said Constitution and Magna Carta, and their ideals to the best of my ability, and within my power and capacity. So help me God. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initinang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kagangos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas. Ngayon na! Now, Talakay! Biggest destruction of dangerous drugs worth one... Revisahin! Opinyon! Malawakin! Actionan! Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Hi, this is Atang Hilary Galon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online, Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo! Di naigting, di nalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mahiling Diyos ang sinahanan, alam ng puso sa titik ko'y buhay. Upang hinirang tuyang ka ng mahiting sa mandulupin, di ka pasisigil sa nagatang tutok sa sibuy at sa langit ng pagraw. Ay hinatang tulad awit sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawad ko'y tatumpay na nag
Sa lahat ng buhuburo ng Malingaw Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Malingaw Online TV is now signing off.